Ram Alegre. Nasa bayan ng Hermosa sa Bataan, si Oscar Oida. Si Jay Sabali naman, magpapalita mula sa Santa Rosa, Laguna. Sa Malabon, si Bernard Reyes. Alamin naman natin kay Pia Arcangel ang sitwasyon sa mga binanggar sa Quezon City, habang si Rita Reyes nakatutok live mula sa Bacoor, Cavite. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang bagyo ngayon sa loob ng bansa, pero dahil sa magdamag na pag-ulan, lubog na naman sa maaang maraming lugar. Sa Sampales, kalunos-lunos na pangyari, napakunang ng buhay sa pagbuo ng 17 residente sa magkaiwalay po na landslide. Ayon sa ilang saksi, mabilis na naging pagbuo ng lupa at hindi na nagawang makaligtas pa ng mga biktima mula sa kanilang natabunang bahay. Mula sa Subic sa Sampales, nakatutok live si Pam Alegre. Tigan Mel, dahil nga sa malakas at walang humpay na pag-ulan, lalo na rito sa Subic, Olongapo, kinumpirma sa atin ng lokal na pamahalaan na hindi bababa sa 17 tao ang namatay dahil sa landslide at ang isa dahil sa pagkalunod. Karamihan sa mga biktima magkakaanak. At ayon sa mga saksi, masyadong mabilis sa mga pangyayari nang bumuho ang lupa. Narito ang ulan. Matapos ang landslide kanina mag-aalas 6 ng umaga, ito na lang sa bahaging ito ng Sitio Cabangaan, Barangay Kawan, sa Subic, Sambales. Nagkalat ang putik at ang guho ng mga bahay na dating tahanan na magkakaanak na namatay rin kasabay ng pagguho ng lupa. Kasama sa mga pumanaw ang paligid ng tahanan na si Danilo Puanan at ang apat niyang anak na sila Danila, Daniel, Dora at Jovelyn. Patuloy pa rin hinahanap ang kanilang ina na si Elvira. May namatay din na dalawang magkakapatid na lalaki na baong na si Grade 3 at Grade 5 lamang, sina Joros at Joshua Itan. Mula alas 7 ng umaga hanggang bago maggabi, patuloy ang paghahanap at pag-ukay ng iba't ibang volunteer. Ayon sa mga nagsaksi, sa isang iglap lang daw ay bumuho ang lupa. Narito ang pahayag ng ina ni Lazoros at ni Joshua na si Rosalie at ang mga nagsaksi. Isa sa nagsaksi na si Daddy Fernandez, maging si Congressman Jeffrey Como. May bumagsak po. Tapos pagdiling po, nabagsak na rin yung bahay namin. Hindi na kami nakatakbo. Mabilis ang pangyayari, walang ingay na naganap. Yun lang yung yero, kunting ingay lang, akala namin hangin, pero hindi pala eh. Ang ganda nga, ngayon lang talaga nangyari itong ganitong media, talagang napakalaki. Dahil sa ang ulan ngayon, talagang hindi natin alam. Talagang, umuwi ako galing Manila last Saturday, umuulan na hanggang ngayong umaga, hanggang maghapon ngayon. Alright, Vegan Mel, yung ating pag-ulan dito, kung titingnan natin, eh, nahirapan lalo yung mga volunteer para maganap. Pero bago natin iwan kanina yung landslide site, doon sa may barangay Kawat, nakahanap na yung isa sa mga bangkay, isa siyang batang lalaki. At sa ulitin natin yung latest tally, dito pa lang yan sa Subic, merong 11 na na-recover sa barangay Kawat. Ito yung border 10 ng barangay Warangu. At merong 6 sa barangay San Isidro at isa na yung nalunod sa Santo Tomas River sa barangay Santa Monica. At tumalaw rin kanina ang ilan kawani ng Mines and Geosciences Bureau ng pamahala DNR at ayaw sa kanila gumalaw raw ang lupa at hindi na raw ito ligtas tirhan pa. Balik sa inyo, Iga at Mel. Maraming salamat, Pam Alegre.